Wasak na pader at nagkalat ang mga bubog sa bahay na ito sa barangay Maluwad, Dagupan City. Ito'y matapos sumabog ang mga nakaimbak na paputok sa loob ng bahay pasado 11 ng gabi kahapon, araw ng Pasko. Ayon sa Dagupan PNP, nangyari ang pagsabog habang nag-iinuman ang dalawang residente kasama ang dalawa nilang bisita. Tiniting ng anggulo ng mga pulis ay ang upos ng sigarilyo na naging dahilan ng pagsabog. Nagiinuman sila at itong kasama nila biglang nagsindi ng kanyang sigarilyo at pinapaniwalaan niya yung baga po ng sigarilyo ay pumasok doon sa kwarto. At ito na nga po yung sanhi ng pagsabog, baka tumama po ito ang yung baga po ng sigarilyo dito sa mga nakaimbak na paputok. Dalawa ang sugatan habang dalawa ay kritikal sa lakas ng pagsabog. 21 mga bahay ang nakapagtala ng minor damages. Naramdaman rin ng mga residente ang pagsabog sa layong humigit kumulang 40 metro mula sa bahay. Mayroong mga affected talaga na family, lalong-lalo na po sa malapit sa pinangyarihan ng pagsabog, no? May mga report sa amin na may mga batang na trauma dahil bilhin niyo po mga mag-alas 12 po ng ating gabi nangyari po yung insidente at nakatanggap din tayo ng mga report na may mga bata talaga na trauma at yun po yung pinuntahan ng ating mga WCPD kanina. Sa isinagawang ocular inspection ng PNP, nakita pa ang ilang parte umano ng malalakas na paputok. Itong tao na may-ari po ng bahay at siya na rin po yung injured kanina or kagabi is hindi po sila engaged sa pagbibinta ng paputok o paggawa ng paputok dahil wala pong permit ang munisipyo, wala pong permit ang FEO, wala pong permit ang fire department na binigay sa kanila itong mga individual na ito. Ang inaalam pa natin dito is yung mga sangkap na nakita natin, yung mga materials natin na nakita natin doon sa blast site is talagang ito po ay para sa paggawa ng ilan ditong materials na mga nakita natin do na ito ay mga materials sa paggawa po ng paputok. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng PNP Dagupan City, Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.